Hello. Kumusta po? Kumusta po kayo? Aba. Ngayon eh October 8. October 8. Teka, sino bang may birthday ngayon? Naisipin ko muna kung sino may birthday. Pero October 8, ngayon po ang last day ng, supposedly, ngayon po ang last day ng filing ng Certificate of Candidacy sa lahat ng mga gustong kumandidato para po sa 2022, May 9, 2022 elections. Sabi nitong si L. Jen, uy, green. Ano ba naman kayo? Lahat na lang ng kulay ng damit na isusuot ko ba, may kahulugan? Ang bihiram pati so. Kanina, nag-post ako dito sa aking Facebook page ng picture ko na naka-pink. Meron ng ibang pakahulugan yung marami na nagko-comment, ano? Gusto ko lang sabihin, wala kayong monopolyo ng kulay, ha? Kahit anong kulay kayo, pink, pula, green, dilaw, blue, wala. Kaya kung ano yung available na kulay ng t-shirt. Ito nga na binigay lang sa akin ng kapatid ko to sa Washington. No? Washington. Sinusuot ko lang. Duma na nga ito. Palitan mo naman, di Chirube. So, wala pong may monopolyo ng kulay dito. Hindi porky pink. Kay VP Lenny Robredo na. Bakit? Ang tagal ko na kayo nagsusuot ng pink. Dahil ang aking prinsipyo, real men wear pink. Ayan. Tapos, yung green. Di ba? Ang ganda sa mata ng green. Ito pala ay kulay ngayon, ayon sa mga balita, ni Mayor Sara Duterte. Kung sa bagay, si Bongbong Marcos Si Bongbong Marcos ay pink din yun . Pink din. So, hindi ko may... Well, nasa packaging naman yan, ano? But of course, ang totoo po nun, ang packaging po ngayon kay VP Lenny Robredo ay siya po ay pink. So, if you are wearing pink, if you... are holding an object that is color pink, parang makaleni ka. Pero parang may pagka-fallacy po yun. Parang. Anyway, pagbigyan na po natin yung ibang mga kababayan natin na nagdidesisyon, nagbubuo ng konklusyon batay sa kulay, pagbigyan natin sila. Anyway, ang title natin ngayon, si VP Lenny Robredo ay hindi dilawan. For one, si VP Lenny Robredo po ay nag-file ng Certificate of Candidacy kahapon sa pagkapangulo as an independent. However, she remains to be the chairman of Liberal Party. Medyo, of course, kailangan natin siyang matanong doon ang siya mismo sumagot doon. Pero medyo nahilo ko ng konti doon. Tapos, ang kanyang vice presidential candidate, yung running mate po niya, who has just filed his certificate of candidacy kanina, ay si Senator Kiko Pangilinan, who is the president of Liberal Party. Huwag na tayong maglokohan. Ang Liberal Party po ay kulay dilaw. Ang totoo po nun, ang unang tanong na pumasok po sa isip ko kahapon, why not yellow? Why pink? Yung po ba ay pag-amin na medyo takot sila na ma-associate sa dilaw? Dahil sa alam nila na medyo hindi masyadong, well, napatunayan naman noong 2019 elections na hindi masyadong maganda ang naging performance ng Liberal Party noong pong 2019 senatorial elections. Umiiwas ba si VP Lenny Robredo dun sa stigma ng kulay dilaw? Pero
Siyempre, yung ibang mga magtatanong, again, gusto kong i-emphasize na maaari po na may ibang paliwanag si Vice President Lenny Robredo dito, pero tayo naman kasi mahilig lang mag-miron, ano? Eh, hindi naman tayo political analyst. Kwan lang tayo, political miron. So, kung umiiwas sila sa Dilaw at parang may admission yon na may stigma sa kanila ang Dilaw, eh bakit siya ay chairman ng Liberal Party, no? Hindi ko alam kung ano ang strategy, pero ba't ba natin siya pinangungunahan? Huwag nga tayo makialam. Kung gusto nilang pink, de pink. O, si Senator Keiko Pangilinan, kung gusto niya ng Liberal Party. Pero nakaitim siya kanina, tapos may highlight na lang ng kulay pink. So mukhang yung Liberal Party, baka magbabago na sila ng kulay. Ano? Kasi, siyempre, yung ibang mga nag-iisip, huwag naman kayong magagalit. Yung pong mga kababayan natin, no? Baka naman may nag-iisip na, pinaglululoko nyo naman kami, nag-pink-pink kayo, pero pagpabinuksan naman, Dilaw din, Pero, sa akin nga, what's wrong with yellow? Diba? What's wrong with yellow? Doesn't she want to be associated with color yellow? If that's the case, siguro magtayo sila ng bagong partido. Mayroon kasi, you have the best of both worlds, sabi niya, no? Basta, discarte po nila yon. Pero siguro, kung makikita po nyo, well, narinig nyo rin po yung sinabi ko kahapon sa DZMM, dahil tumakbo po si Kabayan, ano, nag-file si Kabayan, pero hindi po sa under VP Len Robredo, kay Mayor Isko Moreno po siya. Nabanggit ko po na si Bam Aquino ang siyang magiging campaign manager. Si Bam Aquino po, alam nyo naman, color yellow is associated with Aquino's, ano. Anyway, matutuwa ka, napaka malilikot talaga isip ng mga Pilipino, May kahapon, kumalat na yung mga picture sa social media, yung mga meme ba, kung tawagin. May cake na ganon, kulay pink, pagka hiniwa mo, dilaw yung loob. O kaya yung itlog na maalat na kulay pink sa labas, pag hiniwa mo, kulay dilaw din. Mga ganun ba? Magagaling talagang mambus kayo yung mga Pilipino, no? Anyway, natutuwa lang tayo sa pagka-creative ng ating mga kababayan, ano? As I was saying po, maganda po yung talumpati ni VP Lenny Robredo kahapon. Sabi ko nga, may mga input siya dyan. Totoo nga naman, nabalitaan ko na siya pala halos ang nagsulat ng speech na yan. Okay naman, maganda yung speech. Palakpakan, okay po yung speech. At ang gusto lang po nating abangan ngayon, kung paano ang magiging takbo ng kampanyahan. Ano? Ay, by the way, wala pang campaign period. Ang campaign period sa mga national positions ay sa Pebrero pa. Ano? At sa local position, sa Marso pa. So, lahat ng gagawin ngayon ng mga kandidato, kung ano man pakuluyan, alam naman nating kampanya na, pero pag tinanong mo sila, hindi kami nakakampanya kasi hindi pa naman campaign period. So, lolokohin din nila tayo ng mga kandidato. Okay. Meron lang akong breaking news sa inyo. No? Meron po akong natanggap na ulat kani-kanina lamang. Hindi ko alam kung magkakatotoo to. No? Ngayon po kasi dyan sa may Pasay area, Manila area, marami daw po ang mga nakakulay green na nag-iintay kay Mayor Sara Duterte na mag-file ng Certificate of Candidacy. Ako na magsasabi sa inyo, huwag nyo na intayin si Mayor Sara dyan. Bukod sa katotohanan na nagbigay na po siya ng statement, ano? Pero kung sakali man na magbabago ang kanyang isip, ano? Kung magbabago ang kanyang isip, imposible na po na makaluwas pa siya ng Maynila considering that time, alas 12 na po ng tanghali.
ano, may balita po akong natanggap na, well, ito na may ayon sa umiiral na panuntunan, considering that she has already filed her certificate of candidacy for re-election as mayor of Davao, siya po ay, kung magbabago isip niya, siya po ay kailangang magpunta doon po sa COMELEC sa Davao, and personally ay kailangan po niyang i-withdraw ang kanyang COC. Okay? Itatanong niyo, paano? Iintayin pa ba niya yung substitution o ano? May kausap po ako kanina mula sa Partido Reforma ng Pilipinas, yung PRP, ano? Na wala daw po, ayaw daw po ni Sara ng substitution option. Dahil tama din naman, nagasgas na po yun eh. Kumbaga, style na bulok na po yun eh. No? So, I heard an information. Again, ito po ay di natin malaman kung ito yung magkakatotoo sa... Hindi ko lang masabi sa inyo kung sino yung source natin. Di natin malaman kung magkakatotoo kung magwi-withdraw ba si Sara ngayon. As in ngayon, October 8, ng kanyang COC, personal po kailangan ng withdrawal. Ha? Doon sa Davao. At ang information that I received, meron pong nakahandang SPA. Ano po yung SPA? Special Power of Attorney. Meaning, someone will file for Sara later in the day. Again, I would like to emphasize na hindi po ito natin masasabing totoo unless and until it happens, ano? Kasi alam niyo naman ng mga politiko, parang bagyo 'yan eh. Pabago-bago rin ang isip eh. Hindi natin masasabing sinabi ngayon, bukas magbabago. So, if ever ito pong kinukuwento ko sa inyo na to ay magkakatotoo, tatanong niyo siguro, eh bakit naman? Yung mga makabongbong Marcos diyan sasabihin, o baka naman naapektuhan yung pagtakbo ni Bongbong kasi mahahati yung boto. Eh bahala na sila doon. Basta malalaki na sila, alam nila gagawin nila para kung ano ang gusto man nila. So, as I understand, the primary reason for Sara to even consider running, kung gaya po ng senaryo na binabanggit ko sa inyo kanina, hindi ko po siya nakakausap. Very close lang po sa kanya yung nakausap ko kanina. Ay, dahil nag-file po si VP Lenny Robredo. So kung si VP Lenny Robredo, ang primary consideration niya for running, eh para po, sabi niya, mapalaya na sa kasalukuyang sitwasyon. Diba? Ibig sabihin, yung Duterte administration, and para huwag mapigilan ang pagbabalik ng mga Marcos sa Malacanang, kung yan ang kanyang pangunahing konsiderasyon. Ang pagkakaunawa ko naman po sa sinabi sa atin ng source na napakalapit kay Sara, ang pinaka-trigger kung bakit kinukonsider ngayon ni Sara ang pagtakbo o pagpapile ng COC ay dahil nag-file po si VP Lenny Robredo. Sa bagay, ano? Nung mga nakaraan, pag nakita mo yung mga palitan nila ng mga post-post lang kasi eh. Nagkakabanatan din yan eh. Yung Lenny Robredo saka Sara. Ang kainaman kay Sara, parang her own person eh, no? Hindi siya... Kumbaga, hindi siya larawan ng kanyang ama. Ano? Lagi nga silang nag-aaway. Eh. So, anyway, yun po yung update ko sa inyo. So, let's wait and see. This is another waiting game for us from now until the door closes. Parang 4 o'clock yata, isasara na ng COMELEC yan eh. Ano? Kung sasara na ng COMELEC. Depende raw sa pila kung gaano kahaba yung nandoon na ano. So, yun po yung update natin. So, gusto ko lang ulitin na kung naka-pink man ako kanina, it doesn't mean anything. Kung naka-green ako ngayon, it doesn't mean anything. Maliban na lang kung padadala niyo po ako ng damit na iba-ibang kulay, susuot ko pa rin yan. Alam, malakas kayo sa akin. No?
So, ang iiwanan natin tanong sa inyo, si VP Lenny Robredo ba ay ayaw na sa Dilawan? O hindi ba siya Dilawan? Let's find out kung sino yung mga tao na kasama niya sa kampanya at katulong niya sa advokasiya niya na to na maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Meron silang pagkakapareho ni dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino. Alam niyo po yon? Ito ah, ewan ko kung narinig niyo na rin po ito. Ang pagkakapareho po nila, suportado po sila ng simbahan. That's number one. Suportado po sila ng mga elitista, mayayaman. Suportado po sila ng mga eskwelahan, mga Catholic schools. Kita niyo naman, mga progresibong eskwelahan, suportado. At lahat po ng binanggit ko sa inyo na yon, eh hindi naman, galit naman talaga sila kay Marcos mulat mula pa. At yun ding mga binanggit ko sa inyo na yon, ay galit din naman sila mulat mula pa kay Duterte. So hindi naman sila bawas kay Duterte o kay Marcos. Talaga naman, the same sector o the same group of people ang nabanggit ko na common na sumusuporta kay Pangulong Cory Aquino, Pangulong Noynoy Aquino, at ngayon ay kay VP Lenny Robredo. So ang question, hindi ba siya dilaw? It's really up to you guys. Si VP Lenny Robredo ba ay umiiwas sa dilaw? Pero dilaw pa rin. It's really up to you guys to decide, to analyze. Sabi nga nila, kapag ka ba hindi ka naglagay ng suka sa adobo at ang nilagay mo'y kalamansi, adobo pa ba yun? Adobo pa yun. Yun ang ulam ko ngayon. Sige, ingat mo kayo. Bye! Happy weekend! Woo! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.